by like healing, ng panal. Oh, first so, sana maliwala ng tukol kay Muhammad ibn Ang tanong niya, Ustad, kung paano daw nagsimula o sino si Propeta Muhammad? Makinig po tayo, kababayan, sa maikling paliwanag ni Ustad. Inshallah, bismillah. Kung basahin namin sa Quran at sa Sunna ng Rasulullah, sabi nga akab, aklat ito ng mga Muslim. Pero punta tayo sa Biblia. Deuteronomy 18:18 sa Biblia, in the Old Testament. I will raise up a prophet like into you, Moses. Kagaya sa iyo, Moses. Another, in Bible, Songs of Solomon, chapter 5, verse 16. In Hebrew language, Hikumamitadim vikullo Muhammadim. In Hebrew, translated into, his mouth is so lovely. The word Muhammadim, you remove I am, Muhammad ang natitira in Hebrew. Si Jesucristo, mabasa mo rin in John, sabi ni Jesus Christ, it is expedient for you that I will go away. But if I will not go away, the Comforter will not come into you. But if I go, He will come and He will speak all things that will come and He will glorify me. So ito, una tayo sa Deuteronomy 18. Sinong propeta kagaya ni Moses? Sabi nila, si Jesus. Sabi ng Diyos sa Biblia, kagaya mo Moses, magpalabas ako ng propeta, kagaya mo Moses. Sino ba si Moses? Ang batas ni Moses, pag magnakaw ka, putol kamay. Pag manggahasa ka, gumagamit ka, hindi mo asawa, putol leeg. At saka si Moses, leader siya ng war. May war, gyera, leader siya. Ang batas ni Moses, tooth for an tooth, eye for an eye. Ang Islam din, ang dala ni Prophet Muhammad SAW, tooth for a tooth, eye for an eye. Kung si Jesucristo ang referring that magpalabas ako ng propeta kagaya mo Moses, si Jesucristo ay hindi. Si Jesucristo iba. Kung isang pasampalin ang inyong kanang pisngi, ipasampal ang inyong kaliwang pisngi. Kung kayo patuhin ng bato, patuhin ang inyong tinapay, patawarin ninyo ang inyong kaaway. Ito ang Kristo, malayo sa batas ni Moses. Si Moses may asawa, may mga anak. Si Prophet Muhammad may mga asawa at may mga anak. Si Moses namatay, normal death. Si Prophet Muhammad SAW, normal death, namatay. Si Jesucristo, ayon sa Biblia, pinako. Okay. Suicide daw, Ustad. Dito tayo ngayon si Jesucristo. Nasabi ni Jesucristo, kung wala na ako, may susunod sa akin. Sabi nila, Espiritu Santo. Sabi ng iba, Espiritu Santo daw pagkatapos ni Jesucristo. Sabi namin, paano Espiritu Santo? According sa Genesis chapter 1, verse 1, down to 3, it says, God said, in the beginning, God created heaven and earth. And the Spirit of God dwelleth before the earth. And the Spirit of God dwelleth before the earth. Nandoon pa sa Genesis, may Spirit na. And Jesus Christ, according to the four canonical gospel, Jesus Christ was conceived by the Holy Spirit. Si Jesucristo binuntis, ha? Holy Spirit. And Jesus Christ was baptized. Then the Holy Spirit from above and said to him, this is my son. Ibig sabihin, before the birth of Jesus Christ, before His ministry, and during His ministry, the Holy Spirit is with Jesus Christ. And necessary, redundant to say, na after Jesus Christ, the Spirit will come. No, it's not a Spirit. It is a prophet, it is a person after Jesus Christ, nasabi ni Jesucristo, ang kanyang sasabihin, kung ano ang kanyang naririnig. So walang iba kung ito ay prophet. At since nagsimula si Prophet Muhammad SAW sa Saudi Arabia, ngayon ay Saudi Arabia, isinilang siya sa Makkah, at inilibin siya ay doon sa Madina, Munawara. Isinilang siya in 570 AD, it's around 640 years old, about 620 plus 53 siya namatay, inilibin si Prophet Muhammad SAW. At mula noon, 1,400 years ago, ang Islam ay lumaganap sa Europa, sa China, at saan mang kapuluan dito sa Asia. Ito po ang Islam. Sabi nila, Islam to be spread by means of sword, na espada daw, mag-Muslim daw ang tao pag pinapatay. Pag hindi ka mag-Muslim, patayin ka. Hindi totoo. Ang Indonesia, the whole Indonesia, unang gyera nag-Muslim,
ang Brunei, nag-Muslim walang biyera. Ang Malaysia, nag-Muslim walang biyera. Ang unang mga ninuno sa Pilipinas, nag-Muslim walang biyera. Ang ninuno natin mga Muslim, hindi Kristiyano ang unang ninuno natin mga Muslim. So ito po masabi, ang sagot ko na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagmula sa gitnang silangan at nilibing sa gitnang silangan.